Forest land. Landscape. Seascape. DEN Army Maropa. News. Taon-taon, tunay-tunilado ng basura ang natatagpuan sa karagatan kung saan malaking porsyento nito ay nakapagdudulot ng pagkasira sa karagatan at lamang buhay nito. At isa sa mga nakitang paraan upang muling mapalaganap ang tamang pangangalaga sa karagatan ay ang araw ng selebrasyon ng Coastal Cleanup na ipinagdiriwang tuwing 17 ng Setyembre na isinasagawa sa buong bansa upang ipaalala ang kahalagahan ng isang malinis na tubig. Kaugnay dito, ang DEN Army Maropa ay nanguna sa pagpapatupad ng linis na bingdagat sa mga lalawigan nito, kasama ng ilang mga voluntaryo na handang magpakita ng isang magandang halimbawa. Ito po yung panungahan namin na advocacy ng Army Reserve Command na makipag-ano kami dun sa mga civilian community, LGOs, lalo na ito sa mga coastal cleanup, tree planting, ladlitting. Yung isa rin po sa aming advocacy yung sa disaster in case kung may mga bagyo, mga pagre-rescue ng mga... Sa lalawigan ng Romblon, sa pagdiriwang ng National Coastal Cleanup, ang Assistant Regional Director ng Technical Services na si Sir Vicente Tudaw ay nanguna at binisita ang ilan sa mga komunidad na nakiisa sa paglilinis ng tabing dagat ng lalawigan. Participation ng iba't ibang sektor ng Dagat. Lalong-lalo na po ang ating Philippine National Police, ating Philippine Army, ating local government units, mga barangay and communities, at of course, nandun po yung mga NGO, civil society organizations, kasama na po ang ating mga empleyado ng Government of Environment and Natural Resources dito po sa Romblon bilang isa sa participant ng itong tinatawag nating Cleanup Day. Ako po ay lubos na pagkasalamat dahil na-share po yung aking oras na ito at ipaalam sa ating mga kasamahan dito sa community na ang bawat isa bilang isang Filipino citizen can contribute for the progress of the government sapagkat pinagsama-samang mga basura na nakukuha sa karagatan sa tabing dagat. Kung ito ay mapapabayaan, maaari itong magresulta sa isang mas matindi pang problema. Mga yamang tubig na nasisira, mga lamang tubig na namamatay, at maduming tubig na hindi na muling maisasalba pa. Kaya naman para kay Kapitana Louie, ang aktibidad na ito ay isang malaking tulong. Napakalaking tulong po sa amin. Masaya po ang pamunuan ng Barangay Council dahil itong aming lugar, itong aming coastal area ay natulungan sa paglilinis. Iba't ibang mga basura ang nakuha. No? Dala na rin po siguro ng alon. At ito po ay napakalaking tulong sa nagawang paglilinis sa aming coastal area po. Tubig ay buhay. Dapat itong pangalagaan upang sa mga darating na henerasyon, ito pa ay mapakikinabangan.